At ngayon, Senador Dick Gordon. Sir, same question please. Yes or no? Of course, dapat may accountability ang Pangulo. The Blue Ribbon Committee, of which I'm chairman, ay talaga nagsabit na kami lahat ng pananagutan ng Pangulo na dapat paliwanag at dapat kung kailangan habulin, hahabulin siya sa CTE, dito kay Jokjok Bulante, at dito sa iba't ibang mga nangyayari sa ating bansa. Isang malaking pananagutan ay pagbibigay ng mga armas at ng bala ng mga militar. Hanggang ngayon, hindi pa nahuhuli kung sino nagbigay na sundalo ng mga bala doon. Dapat panagutan niya ng Defense Department at panagutan lahat ng ating mga sundalo na nagbigay diyan. Again, dapat bang bigyan? Yes, of course. But I will have bigger fish to fry. Ang laki-laki ng problema ng ating bansa. Kailangan nakafocus ang Presidente Pasulong. Look at Marcos, he's still influencing us. Look at all these other cases, they're still influencing us. Dapat within 6 months or 1 year, deadline. Tapos lahat ng kaso, sabihin nyo ko, imbestigayin nyo, i-file ang kaso, and I will recommend an amendment of the Constitution na dapat ang ombudsman hindi ay halal ng bayan galing sa Supreme Court at walang kampanyahan at dapat ito hindi pwedeng kaklase ng presidente ang ombudsman ng asawa ng presidente. Thank you, Senator. Sa madaling sabi po, para mas maliwanag, kinakailangan bang looking forward as in kakasuhan ng Office of the Ombudsman pagkatapos justice... The country has many problems. Mm-hmm. Kailangan nakafocus ang Presidente. Yan ang problema. Walang focus ang Pangulo. Bakbakan ng bakbakan. Ilagay mo sa Department of Justice or a special commission. Ito ang report ng Blue Ribbon. Tingnan nyo kung kaya nyo file niyan. Ito ang mga extrajudicial killings. You have 1 year to finish this. Make your recommendation and let the axe fall where it may. Ganun dapat yan. In the meantime, the President should concentrate on promoting the country for economic development, inviting investors, getting our people to help themselves, getting better education, and making sure that whenever something happens, he immediately acts. Hindi mangyayari sa akin na naarmahan yung mga ambatuhan, kumakalat ang mga baril, namamatay. Kung hindi pa namatay, walang mangyayari. Thank you, sir. Mga kapamilya, maliwanag po ang tugon ng ating mga kandidato. Si Ginoong Chidoro po, una-una ang kanyang binanggit kanina, at palagay ko naman siya lamang ang natatangi na parang lumihis sa kasagutan po ng marami. So anybody would like to challenge in a debate, 1 minute each, kay Ginoong Teodoro? Kung tama ba ang kanyang paninindigan o hindi? Kung wala... I don't think we should editorialize here. I think, yun ang sinabi ni Gibo. Ang sabi niya, kasama niya ang partido ng Pangulo, then let him answer that. Kaya nga kasama po, niya. So we're asking po. So as far as I'm concerned... Lahat po tayo dito ay sangayon. Well, I just want to be careful. I'm not trying to be argumentative here. Mahirap mag-ponder tayo sa popular opinion. Dapat alamin natin kung ano talaga, kung cogent o tama ang ipinapropose dito. Madali sabihin. Sige, file nyo. PCGG, ilang taon na yan? Hanggang ngayon, nandiyan pa yan. Marcos is still influencing our politics. Bakit kailangan... Ilagay natin sa tamang lugar and let's not ask him, tama ba yung sagot niya? If the people know, kaya kayo sa media, opo, dapat sabihin nyo kung anong issues para makakadesisyon. Thank you, Senator. Para makakadesisyon ang tao, you have to show all the issues para the people can make a correct decision. Pagka nasa kanilang facts, they will be able to make a correct decision. Right? Thank you, sir. Salamat po. Salamat na marami. Brother